It's 8 o'clock. Excited na tayong lahat. Excited na ako. This is our first tutorial for live FB Live. So, kung meron kaming mga mishaps and technical difficulties, please bear with us. So today, masaya ang today. Kasi marami kayong matututunan, for sure. Our guest is Art Ryan. We already had him once. Interview about himself and him as an artist. So, yung today, he will be teaching us, number one, how to tighten loose joints and hinges. Number two, how to fix cracked and broken necks. And number three, how to fix loose hand speak. So, these are problems ng mga dolls, lalo na pag lagi nyo nilalaro. And, you know, dolls are meant to be played with. And yung iba, syempre, bibili ka ng replacement, ganyan. Pero some of them can be salvaged. So, ngayon, tuturuan tayo ni Art. So, let's not keep him waiting. A-add ko na siya. Welcome our guest. Hi! Yo! Hello. So, sige, start muna tayo sa background on fixing, ah. On fixing. So, fixing and restoring, I'm sure it's an art in itself. How long have you been doing this? Ano to, trial and error? Actually, hindi ko siya ino-offer as, ano, kumbaga, tawag dito, as a service ba tawag to? Pero parang ginagamit that... Ginagawa mo for yourself? Oo, ginagawa ko siya for my personal dolls. Although, mm-hmm, meron namang iba, yung mga kaibigan ko, na they would ask me to repair their dolls and I would do it. Eh, si June minsan, ganyan. Mm-hmm. Tapos, yun, siguro, ever since, mag-collect ng dolls, nag-study na rin, or, kumbaga, pinag-aralan ko rin kung paano mag-repair ng mga parts. May time nga noon na parang may nagregalo sa akin ng Alvin Ailey doll and talagang diniscover ko kung paano kasi naka-ballet tawag dito, toes siya. So talagang hinanap ko kung paano siya maging tawag nila parang high heel na toes yun. So I've been doing this for a long period of time na rin. Siguro since 2013. Okay, so that's the background to it. Oh. So let's get started. But before I start, I want to take this opportunity to thank everyone who supported Bake Moko June. Nag-start kami April, tapos we had to stop it muna kasi June had to go away for a while to attend to his work. Pero I would like to thank doon sa lahat ng nag-support doon sa small business namin. Thank you so much. And babalik kami next year. Abangan nyo kami. Tapos sana same support na binigay nyo sa amin. Supportahan nyo pa rin kami. Yun lang. Thank you so much. So, okay, guys, thank you rin, they will Ms. be Jamie. Back next year daw. They will be back next year. Pagbalik ni June. Oo. Ayun. Alright. So, let's proceed with our tutorial. Okay. Okay, bago tayo mag-start, ayan, binuksan ko na yung ilaw. These are the things that you will need dito sa tutorial natin. Una, kailangan mo ng cotton buds, tweezers ba tawag dito? Ano ba tawag dito? Forceps? Whatever. Tweezers. Tweezers. Tapos, yung Mighty Bond. Ayan, bago siya kasi binili ko to kanina kasi mag-tutorial
tayo ngayon, nakakahiya naman na luma na yung gagamitin natin, di ba? Mighty Ayun, so bond. any adhesive wood too, pero na same type, ano ba tawag dito? Basta mighty bond siya, ganyan. Uh-oh. Kahit ano, kahit yung kachipan lang, okay lang. It will work naman. Tapos, you will need, ano, needles. Needles. Anong gaano ka, anong klaseng needles yan? Kahit yung maliliit lang, kahit yung mga pin, like this one. Hold on. Let me get like it. Okay, so mga ganito. Kahit yung mga kits, kahit yung mga pins na ganito lang, yung may mga ganyan. Teka. O, taray. Ayan. Oo. Ayan. Ah, okay. Can you see? Oo, yung mga pins ayan. Na sobrang liliit. Oo, kahit yung may mga ganito, oh, mas maganda kung may hawakan. Ayan. Oo nga. Ayan. Kupas na yun. Okay lang. It works. Ayan. Oh, pero I personally would use this kasi yung... Kasi hindi ko kasi talaga ito nagagamit yung mga ganitong mga needle. Ang ginagamit ko lang dito is yung dulo sa pag-reroot. So, para mapakinabangan yung tip. So, ito yung ginagamit ko. Pin and cotton. Ayan. Bawas na. Ano pa? Okay. Blue-banner natin yan. And yung acetone. Medyo malaki yung acetone ko kasi I don't wanna run out of it. Okay, so that's the material that you will need. And also, kailangan malinis yung table mo. Walang dust. And kailangan clear para makita mo kung anong ginagawa mo. So let's proceed. Ang unang tutorial natin would be fixing cracked neck. Mm-hmm. So yung, ito, buti wait, na lang the acetone, any kind or kailangan yung pure? Kasi di ba may mga acetone na may conditioner or may scented, mga ganyan. Any acetone would work ba? Wag yung pure kasi yung pure there may tendency siya na matunaw yung ano, yung material, plastic material. Yung nail polish remover lang kasi siguro mga 30% or 60% lang ng acetone content noon. Mamaya i-explain ko kung bakit kailangan natin ng acetone. Okay, so, ayan. Kumusta naman yung working table natin? Ayan. Maayos ba? Okay. Alright. Okay, ayusin muna natin. Oh, guys, ayusin nyo yung table nyo before you start. Have everything ready and clean then. Dapat clean siya, wala siyang kahit na ano, kasi it will magta-trap doon sa aayusin natin. So, bale, parang ganito yung itsura, no? Crack. Talagang krenak talaga siya. Well, actually, malapit na rin talaga siyang makrack. Ayan, malapit na siyang makrack. So, para lang may sample tayo, ginawa ko na, krenak ko na talaga siya. So, ayan. Ayan. Okay, so let's begin. The usual, mag-sanitize muna tayo ng kamay. Ayan. So, first step is to wash your hands and clean your hands. Mm-hmm. Okay. So, before we start, we have to make sure na wala siyang dumi sa paligid. Ayan. Wala siyang dumi sa paligid. So, we have to clean it with cotton. May alcohol. Actually, yung alcohol pala kailangan din. Tapos, alcohol. Let it dry. Oo. Let it dry. Kapag may mga makikita ka naman na ano, kailangan kasi talaga masyadong maliwanag yung table para makita mo talaga yung ginagawa mo. Ayan. Tapos, okay na siya. Ipo-position mo ngayon yung na-crack na part ng neck. Kailangan ma-estimate mo siya kasi we will be working with this.
kailangan itong mabilisan kasi kapag hindi ka mabilis gumawa, magbaband agad siya at magkakaroon siya dito ng mga ano, mahihirapan ka ng idikit siya soon kapag natuyo agad siya before mo siya madikit. So, ipoposition muna natin siya. Titingnan natin kung paano dapat siya ilagay. Okay, so ganyan. Nakikita niyo ba, guys? Mm-mm, kita. Okay. So, we will use this. Hindi ko alam kung saan ko to nabili eh, pero makikita nyo to sa mga drugstore. Itong ano to, pang pick up to ng mga, pizzeria? Ano? Ah! Parang sa ano yan? Pang pick up ng cotton. Oh, pang pick up ng cotton sa ospital. Ayan. Oo. Dito napapasok. Yes. Dito napapasok yung cotton buds natin. Ano yung gamit ng cotton buds natin? Gagamitin natin to sa pag dab ng small amount of acetone. Ayan, gusto ko lang i-acknowledge si Lawrence kasi si Lawrence yung nagturo sa akin ito eh, yung paggamit ng acetone bago mo idikit yung adhesive na yung mighty bond. Hindi ko alam, hindi ko ma-explain, pero nung dati kasi hindi ko ginagamitan ng acetone. Pero sabi ni Loren sa akin, kapag ginamitan ko raw ng acetone, mas nagbabond. Hindi ko alam, hindi ko ma-explain kung bakit, pero dumidikit talaga siya at mas malinis yung finish. So, ayun. I-research natin yan. So, ilalagay muna natin yan dito. Both dun sa paglalagyan and sa ilalagay natin na broken neck. Yung broken piece. Actually, let's use this. Ayan. Para makita. Okay. So, before siya mag-dry totally, gagamitin na natin yung ilagay muna natin siya dyan. Tapos, gagamitin na natin yung needle natin para i-apply yung mighty bond doon sa area. Hindi mo siya pwede i-apply directly. Oo, hindi mo siya pwede apply directly kasi small amount lang yung kailangan mo eh. Kapag in-apply mo siya directly, there is a tendency na mas marami ang mailalagay mo and matagal siyang matuyo. Masusobrahan siya, medyo madumi yung finish kapag ganoon. So, let's apply this. May butas na ba to? Teka lang, let me check. Hold on. Check muna natin kung may butas siya. Wala ko naman pag nilagay na to dito, nagkakabutas na to, 'di ba? Kasi meron siyang parang pang ano, pang tusok, hindi masyado eh. Usually ginugupit ko 'yung dulo niyan eh. Pero ang laki minsan ng labas pag binugupit eh. Oo, ayan. Kasi 'yung ganito ko, it takes like years bago ko palitan. Minsan nga na-found out ko na parang matigas na siya. Ayan. Ayan, meron na siya, guys. Lumalabas na. Ayan. Hi, Ange. Ange, hi daw. Sabi ni hello, Ange. Hello, hello. Hi, guys. Ay, si Mommy Esther nanonood. Hello po. Ha? Yung Mommy ni June, si Mommy Esther. Si Mommy na dyan? Nanonood, baby. Nandito si Baby Shark din. Si Mommy na dyan? Okay, so let's proceed na. With the application of the adhesive. Ayan. So, ayan. Konting-konti lang, guys. Ayan. Sobrang konting-konti lang. Yung talagang huwag masyado generous. Kailangan sobrang konti lang siya. Yung talagang kailangan na kailangan lang. Ayan.
Tapos, immediately put the broken part. Let's use these tweezers to put it there. But ayan. Ayan. Okay. So may makikita kayo na parang lumalabas siya na mga adhesive doon sa ano. Yung parang adhesive na ano sobra. Before sa matuyo, kailangan kumuha ulit kayo ng cotton with acetone and tanggalin nyo siya agad-agad. Oo. So, ang drying period nito is only 45 seconds. Pero ako usually, I make sure na hindi na siya matatanggal. Kaya I wait for more than 24 hours bago ko ilagay yung ulo. So, ito na yung finished product niya, guys. Nakikita niyo ba? Mm-hmm. Kita. Okay. Tapos make sure yung knob na nagagalaw nyo, ha? Kasi... Oo, baka naka-stand na siya. Kung hindi siya nagagalaw, kawawa naman yung dal nyo. Hindi na siya gumagalaw yung ulo. Para siyang, ano na lang, yung basic na body ng Barbie. Ayan. Nakikita nyo ba? Medyo masyado maliwanag. Ayan. Oh, hold on. Uy, nawala. Nawala si Art. Let's wait for him to come back then. Yan. So, time out. Nawala si Art. So, ang galing, di ba? Kung may questions kayo regarding the topic, now is the time to ask. Kasi, sasagutin niya ni Art. Kung as long as kaya niyang sagutin. Let's see. Pasok ka ulit, Art. Iyon. So, I think Art is here. Ayan. May napindot ako. Sorry. Ayan. Okay na. So, ayan. So, ayan na yung finish niya. Halos parang walang nangyari kapag kaganoon ang ginawa niya. And hindi rin siya mamumuti kapag ano. Kasi may iba kasi, ang ginagamit nila yung sandpaper. Mag-okay rin naman yun. Pero personally, effective talaga sa akin yung acetone. Kasi talagang naaano siya. Parang factory finish yung itsura niya. Ayan. Yun. Galing ah. Had I known. Kasi meron ako yung mga old Barbies na nasira yung neg. Kalkalin ko nga nasan sila. Yung mga Filipina Barbies, prone sila. Mm-hmm. Oo, yung mga dating mga dolls, ano talaga, nagiging brittle yung ano, yung body nila, yung plastic, nagiging brittle. So talagang, pag tinanggal mo yung ulo, or even when kids play with it, syempre yung mga bata talagang, ano sila maglaro ng dolls eh. Wala pang ingat-ingat. So talagang naka-crack yung neck part nila. So may tendency talagang ganun. Ang tanong ni Joseph Jasper, if ilalagay na yung head sculpt galing sa mainit na water, hindi na maka-crack uli ang neck? Hindi na kapag iningatan mo. Kasi parang ano rin yan eh. Parang, ano siya, parang may damage na rin. Although, kapag maayos yung pagkakalagay mo ng adhesive doon sa crack na part, hindi na siya matatanggal. Kasi yung head naman, it keeps it together naman doon sa loob eh. So, hindi na siya makakrack unless, of course, tatanggalin mo siya ulit and naging careless ka, ayun, ano ulit yun. So, yung repair natin is not sira proof. Kung hindi mo pa rin talaga siya iningatan, masisira at masisira pa rin siya. But at least this one, you can use it again, the body. Nasira siya. Oo. Actually, meron pa ako dito yung sample eh. Ito yung dati na ginawa ko, parang years ago. Hindi pa ako masyadong
magaling nun sa pag... Di pa talaga masyadong... Feeling ko magaling na ako. No? Oh, magaling ako ka practice, na. Ha? Own it! Own it! Oo. Hindi pa ako masyado nagpa-practice dun sa pagdikit. So parang ito yung ano. Ito yung sinasabi ko pag nasobrahan sa adhesive. Ito, nagiging namumuti. Ganito yung kulay. Namumuti siya. Kahit ano. No, kasi yung parang kayat ng adhesive lumalabas kasi. Oo. Kahit ano mo ng acetone dyan, hindi na siya natatanggal. Kasi nakadikit na siya sa balat. Oo. O, nag-react na siya doon sa ano. Oo. So, kailangan talagang gumamit ng applicator, which is the pin. Or yung karayom. Okay. Okay. So that's all naman dito sa ano, that's all sa ano, sa pag-repair ng neck ng doll. Hindi pa ako nakaka-experience na mag-chip yung ano, yung mga neck ng mga fashion royalty dolls or yung mga integrity toys. Mm. Sa Barbie usually eh, kasi sa Barbie, oo. Oo, mas madali kasi i-rebody at tanggalin yung ulo ng Barbie. Sa FR naman, ang na-encounter ko lagi is yung loose joints. Correct. Laging may ganun. Loose joints, yung mga kung anik-anik, yung ulo sa pagre-rebody nag-loose. So, i-discuss rin natin yan ngayon. So, meron pa ba kayong question regarding dun sa pag, ano, sa pag-repair no crack na, ano? So far, wala akong nakitang questions pa dito. Okay. So, we will proceed with, ano bang magandang, ano, i-discuss mo na, Miss Jamie? Yeah. We'll just go through the list. Ano ba yung next mo? To fix crack, ayun na yun. Ano yung meron kang naka-ready na dyan? Tighten loose joints. Ano yan? Okay. I-tighten yung tighten loose joints na lang. Yes. Okay. Papakita ko lang muna yung mukha ko. Okay. Explain. Okay. So, tutulungan tayo ni Miss... sino nga to? Corinne. Ayan, ngayong gabi. So, gift sa akin to ni Lawrence. Medyo gamit na gamit na siya, kaya yung legs niya ay loose na. Loose na talaga. Oo. Tapos, actually, Miss Jamie, nagtataka rin ako sa IT. Kasi, kahit yung dolls na hindi mo ginagamit, talaga siya eh, nalulose. Ah, talaga? Oo, hindi kaya sa ano, sa temp... Ay, hindi. Mainit naman dito, so dapat mag-e-expand siya. Oo nga eh. Parang feeling ko may something doon sa na nilalagay sila to make it movable. Tapos, parang natutuyo yun eh. Kasi parang sinek ko sa loob. Parang siyang may oil na something na parang nadadry sa loob. Tapos, parang ganyan. No? Kasi dati ito talaga super tight yung mga Latino bodies noon. Eh. Meron pa itong hati dito sa... Tapos, matagal siyang nakastock sa stante. Hindi ko masyadong nilalaro. Tapos, when I check, ganito na talaga. Actually, this is not the worst. Meron talagang pag kinaganyan mo, parang marionette na eh. Ganyan. Okay, so in time, nag-loosen din talaga sila. Oo. By the way, yung bathing suit nito is gawa ni Gideon. Si Dion. Ayan. Oh. So, pag-uhubarin muna natin si Corinne. Okay. Sabi ni Melay, tapos, ang DG kahit brand new loose daw. Oo. May mga iba talagang ganun. Oh, nagkamot talaga ako ng ulo ko live. Ayan, so maghuhubad muna. Maghuhubad muna si Corinne. Tapos we will proceed with the pro-tutorial. Okay. Eto, kasi this will take time kasi Miss Jamie. Eh. Siguro mga 15 minutes tayo. So, i-demo ko lang sa inyo kung paano i-apply at kung paano ang gagawin para hindi dumikit yung adhesive dun sa loob ng ball joint. Kasi ito kasi yung ano, ball joint na rin siya eh, yung IP. So, paghuhubarin muna natin siya. Mm. At tanggalin muna natin yung...
Again, always start with a clean working table para kung ano man ang matanggal, eh, makikita nyo agad. Ayan. Yes. This time, Step we will not one. Be using, we will not be using needle and cotton or anything else. Cotton balls or ano, or acetone. Ang gagamitin lang talaga natin is yung adhesive natin. Again, guys, ah, hindi kailangan mighty band, hindi kailangan mamahalin yung gagamitin nyo. Kahit yung putyo-putyo, kahit yung tig for 5 pesos lang doon sa mga barabaratilyo, it works. Si Mamu, nagsabi sa akin na it also works daw. Dati. Actually, si Mamu ang nagturo nito sa akin and yung mga videos sa IT kung paano siya i-repair. Pwede daw ba sa OM yan? Sa home? Oo, pwede siya sa OM. Okay. Ayan guys ha, bago kayo gumamit nitong adhesive, make sure na you will not English talaga ako eh. Make sure na hindi nyo siya pababayaan na nakadikit. Tama. Or matuyo. Kasi talagang medyo ano to, medyo risky ang paggamit nito. So, thank you, Miss Corian, sa pagmamodel tonight. So, eto na, guys. Tapos, kung halimbawa pareho loose yung legs, isa-isa ang paglalagay niyo dito sa ball joint. Diyan. Ayan. Dito. Kasi, kung sabay nyo siyang ilalagay, may tendency na baka matuyo na tong isa at magstay na siya dun sa position niya. So, kailangan isa-isa talaga. So, dito muna and then this one. So, okay. So, let's proceed. Bumuka ka nyo muna si Dal. Or, kung nadidismember naman si Manika, pwede mo muna siyang tanggalin sa katawan niya para mas madali kayong makakapagtrabaho. May sample ka daw ba nung natuyo na? Bali. Che, Christian. Sample na natin yung manika mo, Christian. Ayan. So, tinanggal muna natin yung upper body para mas madali tayo makapagtrabaho. So, dito sa repairing ng loose joints, ang kailangan lang talaga natin is ito or mighty any one. Chipanga. Or any adhesive. Any adhesive na kachipan, na kapareho ng type. So, yun. Yan. Make sure na walang kahit na ano, kahit na anong dirt sa loob, bago mo siya ilalagay. So, ilalagay natin siya. Yung ano lang, tamang amount lang. Kunyari lang ilalagay ko guys, ha? Hindi ko na to ilalagay kasi baka matuyo talaga siya. Medyo it will take time, siguro mga 15 minutes. So awkward naman na 15 minutes tayo maghihintay. So parang ganyan. Tapos, irurotate nyo lang irurotate. How long? How much rotation? Kailangan i-rotate nyo siya at malagyan lahat. Mm. Kasi yung ano, parang i-a-apply mo siya sa buong ball. Mm-mm. Nung ball joint. Uh-oh. So, kailangan ma-apply siya at malagyan lahat. Kapag nararamdaman nyo pa na medyo loose pa, parang hindi pa generous yung lagay nyo, lagyan nyo ulit ng adhesive. Pag ganun ulit, tapos close it para hindi matuyo. Tapos gaganon mo ulit. Hindi mo siya pwedeng, ay, ilagay ko muna ito dito, magagawin muna ako. Hindi pwede ganon kasi matutuyo siya at forever nang nakaganito yung manika nyo. So, okay. Kailangan igaganyan mo siya hanggang matuyo. Oo. Ayan. Ikot-ikot mo siyang ganyan. Siguro mga 5 minutes? Wala pa? Siguro 15 to 20 minutes or mas maganda kapag may electric fan or blower. Ah,
O, manood mo na kayo ng TV habang nag-iikot-ikot kayo ng Oo, pa. actually, pwede yun. Or makipagchismisan muna kayo sa kapitbahay, yung mga balibalita, sa ilog, ganyan. Habang ginagawa nyo to, kasi it will take time talaga. Pero it works. It works every time. Huwag nyo lang talagang hahayaan siya na nakastay sa isang posisyon na hindi pa natutuyo yung adhesive. Ayan, Arnica, nakita ko yung ano mo, comment. Meron na po ba for Cracknick? Oo, nauna na. Na-late ka ng konti, ma'am, she. Mamaya, recap na lang natin. Oo, recap na lang natin siya. So ikot, kung halimbawa, ito naman, ikot-ikutin nyo daw. Ikot-ikutin. Oo. Dahil you want the mighty bond to be coated in the on the entire ball inside the and oo, ayaw mo siyang matuyo nang nakadiretso lang. Ayan. Tapos, kapag tuyo na siya, makikita mo tuyo niya, itetest mo siya ganon. Kukuha kayo ng something-something, tapos gaganon nyo, kapag hindi siya dumikit, ibig sabihin, tuyo na siya. So, pwede na siyang ilip. At saka mararamdaman nyo naman kapag tuyo na. Basta make sure, to make it sure na tuyo na siya, mga 15 to 20 minutes. O gawin yung 30. Para makakasigurado kayo na tuyo na talaga siya. Tapos, ayun, gawin nyo naman yun dito sa kabila. One at a time lang, hindi mo siya pwedeng pagsabayin kasi yung isa matutuyo na yun. Habang hindi yung mo isa may ginagawa ikot. Oo. Huwag kayo mag-shortcut. Gawin yung 15 yes. to 30 minutes. Total, ngayon lang naman yung gagawin tapos lalaruin siya. Mm-mm. Paano tanggalin Ayan. Ang naiwan na peg sa kamay ng FR? Wala pa tayo doon sa kamay. Loose Wala pa tayo peg. Doon. Later. Later tayo dyan. So, bale, yun naman yung sa, ano natin, sa loose joints. Meron pa kayong questions regarding doon sa loose joints natin. Ah, ito pala, Miss Jamie, may mga time kasi na ito rin, yung mga parts na to, yung nalulose. Oo, naglulose din siya. Oo. May mga iba na dito nilalagay. Huwag yung ilalagay dito kasi yung itsura ng manika papangit. Para siyang mayroon siyang sugat. Para siyang lumuhod something. Oo. Sa ano, sa parang nag may kasalanan sa at lumuhod. Kailangan na lang siya. Oo, wag dito guys, ha. Dito nyo siya ilalagay. Same procedure dito. Dito sa hinge na to. Ayan. Okay. Sa parang rectangular hinge. Oo, dito. Dito sa in-between dyan. Dyan mo siya ipapatak. In-between. Tapos ganun din. I-rotate. Ano din ba niya? Oo. Up and down, up and down. Up and down, up and down. Hanggang sa makapasok yung buong, ano, yung buong adhesive sa loob. Tapos, matuyo siya. Tapos mas maganda talaga na may electric fan para mapadali yung trabaho natin. Tapos, yung mga dito naman sa arms, usually, hindi naman to nalulose eh. Pero pag nalulose man siya, ang gagawin nyo, same thing din, ganun rin. Pero dito nyo sa likod ilagay. Huwag lagi sa harap. Kasi makikita yung mga ano, makikita yung mga pinagpastahan ng ano, ng adhesive. Ayan. Pero usually yung mga... Hello? Pero usually yung mga ano, yung mga bagong bodies ngayon, hindi naman kailangan ng ano, hindi naman sila na loose na kasi gaganon mo lang sila. Maano na okay ulit. Okay na ulit. Oo. Tapos kapag wala na talagang pag-asa yung mga katawan nyo, patawarin nyo na mga ate. Bumili na lang kayo sa bumili business. Bumili na kayo ng replacement. Diba? Yes, hindi marami daw pa naman po namumuti, sabi, hindi daw po namumuti. Namumuti siya kapag magmarami kang inilagay. Tsaka kaya natin siya inilalagay dun sa mga tagong part kasi kapag yung napadami mo yung lagay ng adhesive dun sa parts niya, may tendency okay talaga na pumuti. Oo, especially dun sa mga dark-skinned na dolls natin. Mamumuti talaga siya. Pero dahil nakatago naman yung areas na yon, hindi mo naman siya makikita. Paano daw iwasan na mamuti? Wala. Ilagay nyo lang yung tama. Tama lang talaga ilagay nalagay. Nyo.
Oo. Kapag nasobrahan, mamumuti talaga siya. Anong ibig mo Tapos, sabihin, paano kapag garterized hips? Ah, so hindi mo, eh di ba sa legs naman tayo? May, oh, pag-garterize hips, meron namang garter, nare-replace naman yung garter eh, Miss Jamie. ah, Nare-replace yung garter yung ng mga dolls kailangan mo siya natin. i-dissect tapos i-re-replace mo na yung Oo. Kapag garter. masyado nang loose yung ano, kapag masyado nang loose yung garter sa loob. Kasi minsan rubber yun eh. Minsan rubber, minsan garter. Pero kapag yung rubber niya, bumigay niya dahil sa katagalan, pwede mo naman siyang i-replace with garter. Ng garter. Oh, wala na. Oo. Wala ng Kaya choice but lang, to replace it. Sorry. replace mo na lang yung garter. Madali lang yun, mga ating. Madali lang talaga siya. Kaya lang, hindi ko siya madedemo ngayong gabi kasi wala akong mapagbilhan ng garter. Hindi ako Okay. pwedeng lumabas kasi kaming dalawa na lang ni Baby Shark dito sa bahay. I cannot Oo, go out tama. Walang maiiwan kay and Baby Shark. oo. Hindi ko siya pwedeng iwan sa Lahat for kahit na delivery sino. na. Oo. At wala talaga akong mahanapan na nagbebenta ng garter na ganun-ganun lang kabilis. So parang hindi na makakaabot ngayon kung makahanap man ako sa Shopee. So pwedeng mag-post na lang ako sa wall kung paano sa wall ko kung paano natin siya Yung sa mare-replace. garter. So, oh, yung sa Okay. garter. Ah, sige. Yung sa garter to be announced later. Oh, kapag meron na akong garter dito, Oo. mga madam. Padala Okay. niyo ng garter si Art. Oo, oh. Pwede rin kayo magpadala ng food if you Pwede din. Ayan. Everything is can be delivered na. Everything. May mga questions dito. Mahirap lang kung Kung replacement tapos replacement skin tapos skin tone. tone is hard to Hard find. to find. Ayan. Welcome, Arnica! Newbie question. Ayan. Ano po ang best advice para hindi mag-loose ang joints or maiwasan siya as much as possible? Ayan. Hi, Chu AR. Tama ba? Chu? Chu? Chu AR. Okay. Actually, hindi talaga maiiwasan yung malus yung joints. Lalo na When you kapag play. binili natin, oo, pag binili natin siya at lalaruin. Kasi may mga iba, which I respect naman, that they choose to have their dolls NRFP. Pero ako kasi talaga, deboxer talaga ako. Kaya bumibili ako ng dolls para laruin. At sa mga deboxers at naglalaro, hindi talaga maiwasan na mag-loose yung joints. Maganda na yung naglo-loose yung joints na nalaro mo kaysa sa nag-loose yung joints na hindi mo nalaro. Hindi mo Kumbaga, nalaro. nasira siya na hindi. Oo. Kaya ang best advice ko is, ingatan lang yung mga joints. Di ba? Kasi hindi talaga siya Wala. maiiwasan eh. Just play ano. Not play like ano na burumbado. Play na talagang, you know, collector play. Adult type playing ng dolls. Hindi naman yung pang bata na babarumbadoin mo yung ano, dolls na. Totoo Kapag yan. sobrang tight yung pants, sa sobrang tagal naka-pose, is that possibility na loose na ang body? Hindi naman. Hindi naman. Dati kasi yung Barbie, meron silang sinasabi doon sa pa alam mo Miss Jamie yung ano, yung dance and flex. Yung rubberized yung buong katawan nila. Hands and Meron flex, sa di ko alam. Dance and Flex Barbie tsaka yung cheerleader Barbie. Parang meron sila noong ganong edition na doll na rubberized yung buong katawan nila. Parang yung concept nun, hinangon nila sa Tyson na katawan. Rubberized tapos jointed yung loob. Rubberized. Oo. Tapos ang nakalagay sa kanila doon, hindi sila pwedeng itago na hindi naka-anatomical position. So, kailangan lalagay mo siya sa anatomy position yung ganong itsura ng manika bago mo siya itago. Kasi, napipigtas yung mga, ano, yung alambre sa loob. Nagkaroon ako ng ganon na doll before at nangyari ngayon na talagang nagputol-putol yung mga alambre sa likod, sa loob. Pero with regards naman sa FR tsaka sa Barbie, hindi naman naglo-loose yung
joints ng dolls. Talagang kamay ko talaga yung ano. Ayan. Hindi naman naglulu hindi naman naglulus hindi naman nalulusan yung ano, hindi naman nalulusan yung joints ng dolls sa ano, sa pag gumagamit ka ng pants or nakat siguro talaga feeling ko pag nakatago ng matagal nagda-dry yung ano sa loob. Excuse me, hindi lang ako tubig. Go. Ayun, nagda-dry yung parang ilalagay nilang something sa ball joint nung doll. So, nalulusin talaga siya. Wala talaga tayong pwedeng gawin walang para maiwasan ng... Oo, talagang malulusin at malulusin sila. Okay. Ayun. So, meron pa ba tayong questions? So far, wala pa nakitang extra questions. Hi! Meron tayong guest. Ikaw yun. Ano yun? Nail polish effective po as adhesive? I don't recommend it. Never ko pa siya na-try. Ah, wag daw. Oo, hindi ko pa siya na-try. Sino nagtanong ng nail polish? Let's see. Alodia. Alodia. Okay. Si Robert, nagtatanong sa namumuti kasi gagawin daw niya kay Tantric Lu. Kasi di ba maitim yun? Oo. Takot yan na siya mamuti eh. Saan lugar mo ba ilalagay yung ano adhesive or yung maitiman? Sa paa yata din eh. Sa singit din yata niyan. Balak gawin. Oo. Yan. Kung sa singit naman, okay lang naman kasi di naman siya makikita. Pero kung halimbawa, ilalagay mo siya sa part ng body na visible, I advise na wag na lang. Sayang, no? Nakakaloka naman to. Stains from shoes of your doll. O, iba na yan. O, iba na tong topic. Naka-discolored head. Lang. Discolored head. Ibang topic na ito, guys. Ibang topic na yan. Buwan ang bibilangin natin dyan bago, ano. Bago natin matanggal yung discolored. Parang kailangan ng daily shete with Art Ryan. Para matapos yung questions na outside. But siguro future list. Oo. Meron akong specific na formula para sa mga nagyi-yellow na ano na ulo ng manika. Pero pwede kong i-discuss rin siguro soon. Pero right now, ito muna yung pag-usapan natin. With regards naman dun sa question ni Robert Sass, ni Bobby, anong skin tone ni Sweet Confection? Latino na reddish. Ah, sa tuhod daw ilalagay yung ano, yung kay Tantric. Ah, sa tuhod. O make sure doon sa loob, sa likod. Feeling ko sa naman, likod. Ano, oo, sa likod. Pwede naman siya sa inailagay dun sa likod. Doon sa ganon, sa strip sa likod. Sasi, huwag sa harap daw. Hi, Justin. Hi, Justin. Del Rosario, hi. Hi, Justin. Pwede rin white glue lang para washable. Anong white diba? Glue? Yung ano, yung clear or yung Elmer's. Ganito? Ba? Parang ganito? No. Dirty. Not Elmer's daw. Dirty. Yung clear. Ganito. Nandito talaga sa table ko lahat eh. Medyo ganyan. Merong white na ganyan, di ba? Yung transparent. Yung dulo niya, yung pang-dab. Hindi. I don't recommend it kasi it's dirty. It will trap wag daw, guys. A lot of dust. Oo. Talagang... Ang actually, kasi may tipuhan, konti lang kailangan mo lagay maana na. Oo, konti lang. Tapos, nadadry siya na smooth ang finish. Tapos, hindi siya magtatrap ng mga dirt sa loob. So, wag daw white. Tapos, kung nagbaband, gusto mo maganda ang kalalabasan. Nagbaband yung plastic material nung body dun sa material nung
Mighty Bond, kaya okay siya. Siya yung pinaka-okay sa akin. Yung fabric glue, not advisable din kasi pang fabric din siya. Ito mga ganito, hindi to advisable kasi pang papers to usually. Yung mga made of paper. So, they, no, hindi siya pwede. Okay. So, guys, no to all other adhesives except for Mighty Bond and the likes. Kailangan same yes. sila. Pwedeng cheap brand, but not this different type of adhesive. Sabi ni ano, sabi ni Arnica, ayaw ng glue ni Sir Art sa sobrang dami. Totoo. Oh, but ayaw niyo ng ginagamit ko na glue, 'di ba? Okay. So should we go to the next? How to fix loose hand speak? You're welcome, Gilbert. Okay, loose hand speak. Tonight, tutulungan tayo ni Ni Sir. Ano pangalan nito? Sino nga yan? Pero repaint ko lang nito. Oo. Si Perry Marino. Wala si Mamu eh. Asa kaya si Mamu? Busy. Oo nga. Usually present si Mamu. Mm-mm. Ginamit ko E7000. Ano yun, Art? E7000, I don't recommend it. Kasi, ano siya eh, nag-ano rin siya, nag-accumulate rin siya ng dirt. Kung with regards dun sa ball joint, hindi. No, hindi rin. Hindi ko siya, ano, hindi ko pa siya natatry, pero kung natry mo na and it works, go, okay lang. Pero ako, yung natry ko talaga na effective is yung Mighty Band or yung mga ganitong type. So, okay, if it works for you, then go, by all means. Charot. Pagputi ng sealant, what are the causes and how to fix it? Otherwise, padala lang kay repaint artist. Hindi, guys, hindi siya nagre-repair. These are the things he does for his personal. Siguro kailangan close na close kayo. Hindi, actually kasi may mga ano ngayon, may hot topic daw, sabi niya. Today, yung pagputi ng sealant, what are the causes and how to fix it, DIY. Otherwise, yeah. Padala lang kay repaint artist. O kasi may issue kasi talaga na lumabas na ano, na sealants, on sealants. O, sa mga ganun, yung parang sa beauty pageant ng someone na pagbalik sa kanila. O, let's not mention kasi hindi naman siya part ng topic and we don't want to attract ano. Yes. No, but pero, that one, it's dahil the sealant actually turned white. Actually, ako personally, as preference ko lang ah. Kasi, ito, sasabihin ko lang to sa ceiling. Kasi, para sa akin yung ceiling kasi ginagamit siya to keep your paint in place. It doesn't secure or it doesn't guarantee na your painted doll face will be free from scratches or kung anumang damages. Kapag repainted kasi yung doll, kasama na dun yung extra ingat. Kahit gaano mo siya ka-seal or kahit anong kapal yung seal na gamitin mo, madadamage siya at madadamage siya kapag hindi mo siya iningatan. Pareho din ng mga stock na face paint. Ako, I personally hindi ako nagbubugbog ng sealant sa mukha ng doll kasi may tendency talaga na ganoon. Lalo na sa Barbie, kapag binugbog mo yung kapag masyadong marami yung sealant na nilagay mo sa Barbie, masyadong nayuyupi kasi yung ano eh, yung ulo ng Barbie. So ang tendency baka mag-crack eh yung sealant na tumitigas siya. So kapag nayupi yung doll accidentally, magka-crack 'yun at magkakaroon siya ng ano. Aside from that, it traps a lot of dust, it attracts a lot of dirt. Tapos mas nagiging sensitive, nawawala yung natural glow ng skin nung dahil kaya ako nagsisilang ako ng tama siguro mga 3 to 5 spray para lang to keep the paint in place pero to overseal the doll is not my personal preference. Tapos with regards naman dun sa natutuklap kasi most of the time based on my experience yung natutuklap na sealant is because nabababad yun sa tubig. Kaya I prefer na kapag irerute yung manika
dapat i-reroot mo na siya bago or i-restyle. Dapat i-restyle mo na siya bago i-repaint kasi nagre-react talaga yung sealant sa hot water or sa water. Okay. So that's ayon. It so, on that topic. Okay, ay. Oo, sana nasagot ko ng tama yung ano ng yung question. Okay. So ano, let's proceed with ano. All right, let's proceed. Okay. Hi Stan Prince, hello. Sino pa ba dito? Parang sticky siya pag E7000 nilagay and medyo mahirap i-move yun after. Tama. Okay. I would like to say hi to Louie. Louie watching. Hi. Your Eugenia doll is on process. Oh, who's Louie? Louie Goitia from here? US. From the US. Oh, he's Oh. Oh, he's watching nag-PM you. Nag-PM siya sa akin, nagtatanong dun sa pinapa-review niya na doll and on okay. process pa rin. Okay, avoid soaking a repainted head sa boiling water. Says exactly. Ange. Thank you, Ange, for supporting my ano statement. Okay. Actually, Happy pwede naman siya. Oo, pwede naman siyang i-ano, pwede, wag lang talaga ibabad. Pwede naman siyang i-pour. Alam mo yung parang nakaganito yung... Oo, para tapos igaganyan mo yung hot water sa paligid lang. Uh-oh. Making sure na yung mukha ay si hindi natatamaan. Tsaka, kasi mainit yun, syempre may mist yun, yung tawag dito, yung nag-evaporate na water. So, iboblow mo lang yung nag-evaporate na water para lumamig siya agad at hindi maapektuhan yung paint, paint or yung mukha ng manika. Oo, advice ko nga kay Jasper Batak na kapag nag-paint siya, maglagay siya ng electric fan para ma-blow away talaga yung mist na mainit na yun para hindi maapektuhan yung sealant ng dolls. Okay. Tapos wag talaga siyang ibababad ng matagal. Wag daw ibabad ng matagal, guys. Tapos kung gusto nyo keep your the repaints, total pinagkagastosan nyo. Diba? Tsaka, I mean, kung kasalanan nyo at nabura siya, hindi naman kasalanan ng repainter. Then, you have to take responsibility for it. Yes, exactly. Oh, hi, Cholo! Good evening! Good evening, madam! Oh, hi, Cholo! Ayan. Okay. Next. We will now okay, continue. So let's proceed with... Ayan. Ah! Yes. Dito tayo kay The Loose Hands. Kay Sir Loose Hands. Ayan. Ayan. So, siya muna magmamodel ngayong gabi. Ang gagamitin rin natin dito is this din. Same. Okay. Mighty Bun din. Anything hindi, else, just Mighty Bun. Oo, hindi kasi talaga E7000 kasi talagang malagkit siya eh. Malagkit yung ano niya. Tsaka hindi rin nail polish kasi natutuklap yun. Ang nail polish kasi most of the nail polish is enamel and nagka-crack siya kapag natuyo. So, I don't recommend enamel talaga sa pag-restore nitong mga ganitong mga. But ang okay. Late ng bibig pag nagsasalita. Hi Cholo, ayan. So let's proceed. Okay, let's ayan. Proceed to the hands. Okay, sige. Dito na natin siya. I-turn on ulit natin ang ating magical lamp. Okay. Oh, I didn't mean to focus it on my tummy. Ignore. Alright. Okay. Gwapo naman yan. Thank you daw, sabi niya. Okay. So, eto. Okay. Okay, wait lang. Ano muna tayo ng tubig kasi let's lubricate our throat.
Tama yan. Kasi natutuyaan ako ng ano. Ayan. With this naman, para hindi siya maapektuhan, kasi tatakpan natin ng tissue yung doll tissue. Para hindi maapektuhan. Oo. Kasi may tendency na pumatak siya sa everywhere, kung saan-saan. Okay. So, first thing you need to do is to put a small amount of adhesive doon sa doll hands. As in, super small amount lang. Huwag mo siyang ganito. It may require a lot, pero you always have to begin with small amount. Tapos kapag kailangan niya, magdagdag na lang kayo ng magdagdag. Kasi kapag nag-start ka sa big amount, sa maraming amount, ang tendency is mag-overflow dito at mas mahihirapan kang ipadry siya. Tapos with this one naman, make sure na ito lang yung malalagyan nyo. Saan ba yun? Saan na ba siya? Okay. Make sure na ito lang na part yung malalagyan nyo. Etong part. This part right here. Huwag nyo siyang ilalagay dito kasi ito yung hinge. Kapag nakalagay dyan yung adhesive, mag-stock up siya. So, hindi na siya magagalaw. So, failure yon. So, make sure na yung adhesive nyo is, will only cover this part. Nakikita nyo ba? Ito lang. Yes. Itong part na ito. Yes. From here to here. Okay, so let's put the adhesive. Pinaka-peg niya. Okay, yes. Small amount lang muna. Like, sobrang parang patak lang. Ayan. Small amount. I'm sure everyone naman siguro naka-experience na na mag-ano nito. Mag-repair ng ganitong hands. Pero this is for the sake of those who haven't tried it yet. So, ilalagay nyo siya sa doon sa loob. Ayan, risky din to guys ha. At irorotate nyo siya ng irorotate hanggang sa matuyo. Bakit natin siya irorotate? Para hindi siya matuyo. Para matatanggal mo siya ulit. Oo, patatanggal mo siya ulit. Ako minsan, kapag narotate ko na siya, binibigla ko siyang tinatanggal ganon. Tapos pinapatuyo ko na siya sa labas. Kasi, ang concept din doon is meron kasi siyang mga rib sa loob. Parang yung rib. Nalagyan mo na siya. Oo, nalagyan na siya. Tapos parang nag-shape yon sa loob. Ayan. Parang may mga rib kasi yan eh. So parang yung adhesive na-apply in generous amount sa loob. Na-apply siya generously sa loob. Parang ganyan. So, just, ano, rotate it and rotate it and rotate it until it dries. How long ang drying? Siguro mga 15 minutes like that. Like the, max. Like the other ones. Oo. Or if you're doing something, leave it somewhere. Basta make sure na hindi nalagyan tong lugar na to. Ayan. Leave it there. Tapos magugas ka na ng plato, magwalis ka na ng ano, bakuran, ganyan. Tapos after 15 minutes, balikan mo na siya and i-try mo kung effective na. Kapag hindi pa, you can always add more. Ayan. Ganun lang siya kasimple, guys. Ganun lang siya kasimple. Tapos, minsan, i-check mo siya kung natuyo na yung adhesive. So, ahawakan mo lang siya. Kapag hindi siya dumikit sa'yo, ibig sabihin, tuyo na siya. So, ayan. Okay na siya. Hindi na ganun siya lang siya kadali. Oh, hindi na siya loose. Ayun. Aww. Ganun lang siya kadali. Happy na siya. Pwede niyo na pwede siya na ulit siya laruin. Pwede na siya makipag-shake hands kay Eugenia. And Natalia. Ayun. Ayun. Ang bilis. Easy lang pala yan. Oo. Ayun. Okay naman na. Hindi naman siya. Pero just to make sure, iwan ko muna siya. Dito. Na nakahiwalay sa katawan. Okay. Huwag nyo siya iiwan sa loob kasi baka dumikit siya. Mm-hmm. At hindi nyo na siya magagalaw. Yes, exactly. Okay.
Wow. Okay. Dami ko na tignan. May question pa ba kayo, guys? Questions, guys. Oo, basta recap natin ang gagamitin for the all of the repairs that you're gonna do is either Mighty Bond or Mighty Bond-like adhesives. Oo. Kahit yung mga kachipan talaga, guys, it works. Promise. Hindi ako nagbibiro. Okay lang yun. May tanong pala dito si Elizer de la Cruz. May alternatives po ba sa sealant? Wala eh. Walang alternative. Ako, ginagamit ko, kasi may iba gumagamit ng primer talaga. Ako, ginagamit kong primer, yung sealant din. Ah, yun din. Oo. Okay na yun. Okay rin lang yun. Basta, ano lang siya, basta hindi lang siya sobrang kapal. Talagang, ano lang, enough lang. Tama si Cholo. Yung sealant behave differently on extreme ano weather temperature. Ayan, uulitin ko yung sinabi ni Cholo. Sealants behave differently on extreme. Ayan, yung mga artists din natin, do not give your clients false ano false reassurance, tama ba? Na kapag naglagay kayo ng sealant, hindi na masisira yung ano, matatanggal yung paint. It will always come off kapag hindi iningatan. Talaga, promise. Weather pa na natin, paiba-iba. Oo. Uulan, iinit, tapos uulan na naman. Ito, tanong. Tama. All types po ba ng FR hands, kahit curved hands, kayang gawin yung ginawa natin? Ano yung curved hands? I'm guessing yung nakaganon. Ah, oo. Okay lang yun. Okay lang yun. Limi. It doesn't have like, a difference. Oh, it doesn't have a difference naman. Yung ito naman, yung peg naman ang inaayos mo eh. Not the hands. Same lang. Same lang sila sa ano. Same lang sila. Hindi ko pa natatry. Hindi ko pa natatry mag-repair ng ganun sa mga made to move kasi iba rin yung material nun. Pero so never far, wala pa naman ako na and rainy days, sabi. Yes, true. Kasi hindi magbabond yung sealant tsaka yung may ano sila eh, may parang hindi maganda yung bonding process nung sealant tsaka yung material nung dal ng face. Correct. Okay. So, meron pa ba tayong tanong? How to take care of hand-applied lashes sa dolls? Is this sabi for ni Stan, the sealant then? Portion the or? Hand, parang ibang tanong rin to eh. Parang, off topic, ang dami nilang guys. Tanong. Oo. Parang si Stan Prince nagsabi how to take care of hand-applied lashes. Alam niyo yung ano, how do I say this? Teka lang ha. Meron kasi akong ginagamit. Alam niyo yung roll ng tissue? Yung sa loob ng yung core, ginugupit ko siya at inalalagay ko siya dito. Sa ulo? Nilalagay ko siya dyan, oo. Para pang-protect. Nagpo-protect, nagpo-protect kasi yun sa lashes. Yun ang ginagamit ko sa pag-protect ng lashes. And, ayun, yun. You can use that. Tapos yung iba naman, yung Kinder Joy, yung tawag dito, si ano ata, si Ellie. May yung itlog? Si Ellie Girl, oo. Si Ellie Girl, yun ang ginagamit niya pang protect sa lashes. Yung Kinder Joy, yung may toy. Yeah, ganun. Oo. Effective din. Pero wala nang butas yung ilalim. Nagaganon pala yun. Nilalagyan nila ng parang rubber or parang garter. Nilalagyan nila ng butas on both ano sides, tapos nilalagyan nila ng garter, tapos yun ang ginagamit nila, which is effective. Actually, nakita ko siya, ginamit siya ni Ellie Girl sa isang doll noon sa isang doll meet, tapos effective siya, maayos naman na nagpo-protect ang rainbow dolls. Oh, nag-crave daw okay. Siya ng ube pandesal. Pag tingin mo sa akin, ubi pandesal na dahil sa chubby cheeks. Okay, guys, any more questions? Oo. Nagutom kayo bigla.
Nagutom daw sila. Ano to? Mukha ba akong pagkain? Lechon? Ganon. Let's see. Ano ba yung nasa list okay. ko? Okay, Stan Prince, nasagot ko ba ng maayos yung tanong mo? Sino pa ba may tanong na hindi ko pa nasasagot? Fox leather chipping off. Oh. Ano yun? Ah, yung damit? Oo, yung faux leather. Ah. Tama ba? Diba may conditioner ng leather? Oo, meron. Nagamit ko yun. Eh. Parang ito yun. Parang nagamit ko siya. Ito ginagamit. Pero it never worked. This one. Hindi talaga about, siya nag-work. Diba yung mga leather conditioner ng mga couch bags? Oo, it works siguro sa leather. Yung totoong leather. Pero hindi ko alam dun sa faux leather kung talagang walang gumagana sila. Kasi well, may mga damit talaga ako ng FR tsaka Barbie na talagang kahindi-hindi kang nangyari sa kanila. Mm-mm. Talagang nag-chip off sila. Yun pala, kailangan silang gamitin, Miss Jamie. Kailangan ginagalaw, ginagamit niya pa. Ginagalaw, para hindi siya ano. Oh, kailangan nahahanginan. Kasi kapag nakastucks lang siya sa isang place na hindi mo ginagalaw, na initan na lamigan, ganyan, nag-chip off talaga sila. May tendency na gano'n. Actually, any leather naman eh. Any leather na Let's see. Discoloration, Oli, saan discoloration? Discoloration ng ano? Dollhead ano? Or in general ng discoloration. Actually, yung discoloration ng head, may mga iba kasi talaga na yung discoloration ng hair. Una muna, yung discoloration ng hair, may gumagamit kasi ng mga hair products, yung hairspray na pang tao. Yun, number one yun, na nakakapag-discolor talaga na, especially yung mga blonde natin. Platinum blonde, it turns into yellow. Naalala ko dati si, ano ko, may doll ako dati noon, na nilagyan ko siya ng hair products na pang human. Tapos naging ano siya, naging yellow talaga yung platinum blonde. Talaga? Kaya ang ginagamit ko, 50%, instead na gumamit ako ng yung hairspray, ang ginagamit ko is ito na lang. 50% nito and 50% water. Yun na lang ginagamit ko na parang hairspray. Yung purpose niya is parang hairspray. Kung gusto nyo naman ng medyo soft ang finish, eto pwede nyo gamitin. Pero be careful with this kasi nagte-turn into puti. Namumuti yung ano. So, pero eto yung pinaka gusto ko. Eto actually, ang ginamit ko sa kanya is glue. Hindi na ako gumagamit. Etong glue na to. Ah, okay. Oo. Hindi na ako gumagamit ng hairspray kasi ano talaga, okay lang yun sa mga dark colored na hair. Pero sa mga blonde, nadidiscolor talaga siya. Sa skin naman, ingatan rin lang, huwag kayong maghahawak ng manika na may mga oil yung kamay niyo or hindi kayo naghahawak ng oil. Ay, hindi kayo naghugas ng kamay or may mga oil, may hinawakan kayong iba, naghawak kayo ng dolls. So, ingat-ingat din lang. Tapos, ano pa tawag dito? Yung conditioner, nakakapagpa-discolor yun. So, instead of using conditioner, gumamit ka lang kayo ng downy. Kasi ang downy, pang fabric, yung conditioner, pang tao, pang human hair. So, may ibang downy effect siya sa... Oo, yung downy effective siya kasi fabric din yun. So, yung buhok, yung saran, parang considered siya as fabric or plastic, di ba? So, mas maayos din naman siguro yun. Wala pa naman akong na-encounter na nag-discolor sa down. Ayun. Okay. Tips daw para tanggalin ang naiwan ng peg sa kamay ng FR. Ah! There is no other way but to drill it. I-drill nyo talaga yung peg na yun. Naalala mo, Miss Jamie, may naputulan ako ng kamay. Oh. Kalimutan tapos, ko na. Tapos humingi ako ng replacement na hands ata. Nakalimutan na rin natin pareho, pero okay lang. Marami naman ako. Wow.
Baka, ano So, kulay yun. yan? Alam mo, may lumutang na mga na hens dito eh. Parang dalawang piras. FR White. Baka Naka mo. may. Oo. Message mo na lang ako, Miss Jamie, kung Sige, ano man. message mo na. Anyway. Pero yun, kung magtanggal ng ano, ng peg, bumili kayo ng drill, yung more lang na drill. As Anong in, drill? Yung drill pag sa drill, na... Kasi inisip ko laki-laki eh, drill. Hindi, yung ano pang bang ano, yung drill? pang nail polish. Yung pang nail polish. Hold on. Kukunin ko para makita nyo lang. Ah, sige. Eto guys, eto oh. Eto yung drill. Pang nail pal, ay pang nails to eh, pang nails. Nakita ko lang to sa Shopee. Magkano 300 lang ata to. You can okay. use this. May kasama siyang mga iba't ibang mga may kasama siyang mga iba't ibang mga drill bits. Baby Shark, pakikuha ngayon, Baby Shark. No. Yung mga drill bits ko doon, yung part. Ah, yes. Okay. Papakita ko lang sa inyo ha. Okay. Dito ko talaga siya nilagay. Here you go. Ay, yung maliit lang. Okay. Oo, maliit lang siya. So, sandamakmak talaga yung mga drill bits niya. Ayan. Ay, alam ka na. Ayan. Ayan. Yung mga drill bits siya. Tama ba? Drill bit ba ang tawag dito? I think so. But I cannot so, be sure. Nagkalkal talaga ako. Ito, etong drill bit na to, ito yung kailangan nyo para matanggal yung na ano, yung maliit. Na stuck na peg doon sa loob. Kailangan, be careful lang kayo kasi natutunaw yun sa init eh. Ayan. Talaga yun dyan. Tapos so, yun. You will drill it? Mm-mm. Tapos, ano mangyayari pagka-drill mo? Matatanggal na siya sa loob yung peg. Hindi mo na rin naman siya madidikit eh. Kaya kailangan mo na siyang sirain talaga. Hindi mo sisirain yung loob eh. Pero buti hindi kailangan maliit lang kasha dun sa butas ng kamay. Yes, exactly, Miss Jamie. So parang ganito lang. Parang hold on. Okay. Christian sa Shopee daw, tumingin ka, 300. Ah, to, oh. So, parang kailangan yung, ano lang, talagang pasok na pasok dyan sa loob. Or mas maliit. Hindi swak na swak, ha? Mas maliit. Okay. Teka lang. Ayan, patingin nga ng itsura pagpasok sa loob. Wait lang, Miss Jamie. Ayan, itong dalawa. Ito. Ayun. Hindi siya dapat pasok na pasok. Kailangan may ano pa rin, may allowance. Kasi kapag pasok na pasok siya, lalaki yan, butas. So, kailangan meron siya maliit lang enough to pull the peg out o matanggal yung peg sa ano. Ayan. Ah, okay. Ayan. Effective to guys. Nagamit ko na to. Huwag kayong mag-alala. Ito, balikan natin. The stains from the shoes of your dolls. Ang daming question, ano? Teka lang. Oo. Okay, kailangan daw umorder na sila niyang drill na yan. Baka mag-uutan. Dapat siguro meron akong percentage dito sa ano. Sa Shopee. Teka, ako muna magpaparating na. Tapos... Oo. Teka. Okay. Tsaka ano ito nga yung question? Ay, wait. Downy can remove the stiffness of hair from hairspray or glue? Pwede. Pwede rin. Ang gawin mo na lang dyan, Arnica, is wash mo muna siya ng ano, wash mo muna siya ng dishwashing liquid.
Tapos, kapag natanggal yung mga oil, oil and everything, yung clarifying shampoo, pagkatapos ng clarifying shampoo, wash it again and then put conditioner or yung downy, tapos initanggal mo siya. Babalik yan sa dati. Ito ano yung isang pinas natin. How can you get rid of naman. The how can you get rid of the stains at medyo mahirap yan eh kasi hindi ko pa yan natatry na ano kasi mostly ang ginagawa ko lang sa mga stain na yan ano ba ginagawa ko dyan actually matagal lang gamutan yan eh pabinibilag pa yan sa araw nilalagay yung specific na ano na gamot tapos binibilad sa araw. Mm-hmm. Enrique Flores. Napansin ko kasi sa akin, nag-stain. Napansin ko kasi sa akin, nag-stain yung nag-unbox ako, yung maitim, mga itim na doll, mga panty, ganyan, itim na damit. Ah, oo. Actually, maraming ganun na ano, na may tendencies talaga na masyado na akong komportable sa camera talaga. Eh. Kaya ginagamit ko talaga to. Okay lang. Next. Parang wala na ako nakitang di natin na ano. Yung sa Head is Colored Head, another show because mahaba yun. Oo, mahaba yun. Tapos last na to, bonus lang to guys. Dito talagang inano ko lang to. Yung wobbly head. Ah, bonus pala the wobbly head. Okay, wait. I'll make it big. Yun. Ayan, yung ganyang... Ayan, sabi ni Cholo, is benzoyl peroxide for stain? Yes, tama. Yung benzoyl, lalagay mo lang siya doon, tapos ibibilad mo. Ganun na siya. May presentation, 5%, 10%. Kunin nyo yung pinakamataas para mas mabilis. Ayan. Actually, yung wobbly head na tayo, Miss Jamie. Wobbly head. Ang model natin ngayon is si... Fire Within Jordan. Hi. Nice. Hi. Hello. Hard to okay, find so, Fire Within yung wobbly Jordan. Head, it happens kapag galing siya sa FR Tall at niribade siya sa FR 2. Nagwa-wobbly talaga yung ulo nila. Okay. Actually, kanina talagang headbanger to eh. Nag-headbang to eh. Tapos, madali lang yun. Madali lang siyang gawin. Hindi nyo kailangan. May iba kasi nilalagyan nila ng rubber yung peg mismo. Parang ito. Nilalagyan nila ng rubber yan. Kaya lang, ayoko ng ganun. Kasi yung, hindi mo na ma-move ng ganun. Parang ganun na lang siya. So parang napipigil yung pag-ikot or pag-move ng manika. So ako, okay. Like, just like what IT said, iikot nyo lang yung ulo ng manika para matanggal yung pagkakawobbly niya. So, parang iyuyuko nyo siya, ganyan, and rotate it like this, habang nakayuko siya. Tapos makikita nyo yan eh, mararamdaman nyo na matigas na siya. Ayan. Matigas oh, na magic. Siya. Oh, magic! Oo. Yung katawan niya na yun. Pati iikot. Yung katawan na. Yung katawan ng iikot. Ayan, hindi na siya nagagalaw, matigas na siya ulit. Oh. Tapos kapag nag-wobbly-wobbly ulit, repeat procedure. Ganun okay. Lang. Rinse and wag repeat natin, lang pala. Oo. Huwag nating pahirapan ang mga sarili natin. Ganun lang siya kasimple, guys. Payukuin niyo siya and then rotate. Ayun. Yuko, bumalik siya sa dati. Bumalik siya sa dati. Bumalik siya sa dati. Oh, balik mo ulit. Rinse and repeat. Isa ba? Okay. May on and off option pala yun. Ayan. Ayan. Okay na. Oh, okay yan. Na matigas na ulit. Matigas ayun. Na ulit. Ayun. Okay, guys. Ganun lang siya. Ganun lang siya kabilis. Yuko and ikot. Ikot 360. Yuko at ikot 360.
Okay, Diba? meron pang ibang tanong. Di ba? Ang galing-galing ni Sir Art. Sir Art talaga. Ayan. Magician ka daw, magician. At magaling. Ganon. Does it work for CI body to FR? May, oo. Nag-work siya sa lahat. Kapag, ano, kapag hindi nag-work, kapag wobbly talaga siya, ang pinakamagandang solution dyan is to accept. Gano'n na siya. I-accept nyo na lang mga te. Tanggapin nyo na talagang hindi siya Pagpunta nyo ng type per. Ng body. Baka may iba siyang type na body. Tapos sa Barbie, actually Miss Jamie, sa Barbie kapag wobbly yung head, ang ginagawa ko, nilalagyan ko to, itong part na to, ito, nilalagyan ko to ng Mighty Bond. Makapal na Mighty Bond. Parang layer by layer by layer. Una, maliit muna. Tapos pag natuyo, lalagyan ko ulit. Sobrang maliit lang. Kasi parang na-extend yung ano niya. Na-extend yung eto niya. Parang lalagyan mo lang siya ng boundaries. Oo. Parang na-extend yung part na to. Tapos yun, maayos siya. Hindi na siya yuyuko. Okay. Nagiging masikip naman. Mm-mm. Okay. Sa Barbie yun. Okay. Alright. So, ano, may mga questions pa ba kayo? May mga questions pa daw? Oo. Ano pa mga questions natin na hindi personal? Charot. check ko nga. Kung meron pa akong na-miss. Parang wala na. So, again, our first topic was the crackhead. I crack neck. Mm-hmm. We used cotton buds, needle, mighty bond, cotton, acetone. Yeah. And so, alcohol. Okay. And alcohol, yan. Kailangan linisin nyo muna siya with alcohol. We will recap that na lang. Papakita ko na lang ulit. Or, actually, nasa YouTube naman to or nasa FB Live later. Magiging video siya sa mismo. And then, the second thing that we did was the ball joints. Nalalagyan din siya ng mighty bond adhesives. And then, the last one we did was the hands. Nalalagyan mo rin siya dun sa may peg lang niya. Tapos, ikot. Yeah. Hanggang sa and matuyo. And then, the wobbly head down, ikot 360. Yes. Ayan. Tapos, makakapanyo rin yan. It may take some time para ma-expert nyo yan. Pero makakapanyo rin yan. Yes. Sa yung pagpapatighten itong permanent na siya. Yun. And, kung talagang wala ng pag-asa yung body nyo, pagpahingahin nyo na. Bili na lang kayo ng replacement. Uh-oh. Diba? Kung talagang hindi na kaya siyang salvage. PM niya lang si Miss J. Favorite mong FR mold? Abo, malik na tayo sa interview. Oh, last question na to sa interview, ah. Oo, sige. Alam niyo naman ang favorite kong FR mold. Sa, ano, sa doll mismo is Agnes. Pag i-repaint naman, favorite ko si Vanessa. Okay. Vanessa 1. From our friends. Mm-mm. Mukhang wala na. So, may mga tanong pa ba kayo dyan? Any more questions, guys, before we close? Naka 1 hour and a half din tayo, Art. Kala ko 1 hour lang tayo. Lagi ako extended, no? Oo. Okay lang. Fun. Next week, we have our season finale. I haven't decided yet what to do with it. So, stay tuned for that. Mm-hmm. Exciting yan. Yes. Oo. Mukhang wala na tayong questions, Art. Okay, sige. Okay, mga te, mga dadalholics, thank you so much for watching. Oo, and supporting this mo. Oo. Thank you. Thank you for, guesting again, Art, for your support. You're welcome. You know me naman, anytime. Wag lang gabi, wag lang madaling araw.
Okay, sige guys, say good night na to Art. Thank you sa lahat ng mga supporters ng Bake Moko June at the Dollholic. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And also sa mga Bismoholics din. Bye-bye. Yes. Good night. Thank you, Miss Jamie. Thank you, guys. Okay. Bye-bye. Bye. Good night.